Yan, sinubukan kong i-record. May sit to, may sit to. Remote control. Ayan, plugs for recording. Okay po. Okay po, ituloy natin po to. Ito importante. Itong nakikita niyong mga kategori dito, work experience in hours and months, ito po yung mga kategori na mag-a-apply na inaalaw ng Court of Alberta, Canada, EIT, na mag-apply ng EIT approval letter. Yung EIT approval letter po, pag nagkaroon ko yan, yan ang pinakamadaling hanan ng visa. Kung yan, hindi yung mag-a-apply ng pamilya, hindi yun. Hindi yung nag-a-apply ng caregiver. Pacheros natin. Ang pinakamadali po, hindi yung mag-a-apply ng visitor o tourist. Mahirap yun, ang daming requirement. Kompleto ka na ito. Hindi yun. Ang pinakamadali po ngayon. Dati kong taga-kumang kulang yun. Ang mag-apply ng visa para Canada ay yung mayroong EIT approval letter. Yan po. Alam po ng mga taga-Batangas yan. Daan-daan. Alam ng taga-Batangas. Alam ng taga-Batangas. Taga-Gendura. Taga-Cebu. Taga-Saudi. Alam lahat. Public knowledge ng mga Pilipino. Oh. Again. Kung EIT approval letter ang pinakamagandang path para karoon, baka bigyan ka ng visa. Mag-apply po tayo ng meron kaganda ng original EIT approval letter niyo. Sir, sumalan din eh. So, yung EIT approval letter po, ang kategori mo para para tanggapin yung apply mo at ma-approve ka, dapat O nakikita niyo po? Tingnan niyo itong importante po to. Yan. Importante. Yes, sir. Copy. Noted, noted. Okay. Nakikita po, sir. Pag hindi nyo po makita ang kategori nyo to, katulad nung question ni... Anong pangalan ng question kanina? Na pag hindi mo makita dito yung kategori mo, katulad ng QC, etc., hindi tatanggapin yung papel mo para mag-apply ng EIT. Hindi. Nakita niyo po? Wala. Oh. Kaya ang gagawin niyo pong advice namin sa inyo, kung anong track ang mayroon kang karanasan dito. Added gum. Saglit po. Tara na. Kung anong trip ang tanong ka, nakikita rito, yun ang apply ng IT. Yung trigger, ang trigger dito sa Canada, ang Alberta, ang Virginia, iron worker, ito po yung steel man. Yung 5 feet ang pipe nyo. Ayun. Saka welder. Yung 5 feet pa. Dagdagan to ha. Ang 5 feet. Ang dami pa rin na insist na makapasok. Kailangan po. Taas ang experience mo. 5 feet. Ayun. Welder. Kailangan. Yung mga nasa opisina. Yung sa ano po. Yung sa warehousing. Ang pangalan sa Canada. Yung tondo. Yung mga storekeeper. Ay, diyan mo na kundi rin. Babalik ka nga. Oo, ito.
Yung scaffolder po, ang hindi makita dyan, apply kayo ng carpenter. Kaya pong dadasin yun. Kasama sa scaffolder. Ano pang question natin? Again, kung ang gusto excuse me po. Apply, ang advice po. Sir Gary. Kung QC, Sir Gary. O sige, question. Excuse me po, Sir Gary. Mayroon lang po ako itatanong. Si Reynaldo Panopio po ito, Air Norcare. Okay, okay. Ray. Dahil dati po 2009 and 2010, nagpapagala na po ako ng approval ng AIT. Oh, oh. Tatanong ko po lang po kung ayun ni valid pa rin kung sakali. Ray, yung AIT na luma. Maro ka magbutas. Yung EIT mo na luma. Alam mo na clan para sa kaad. Ayos pa kaya po 'yon? Alam mo yung lumang EIT mo. Ma-retrieve natin sa online. Yung nawala yung nalistahan. Pag nag-apply ka, i-lags natin yung mapin mo. Katulad ito, nag-zoom kami meeting ngayon. Katulad ni Antonio Cesar. Katulad nila... Ayun nga, sabi niya. Mag-okay na yung 8 ring natin. Para pag madali na yung process natin daw. Ay, hindi lang mapapalabas natin. Ano ba yan? Parang schooling? Sige, hindi na mag-schooling. Hindi schooling. Hindi tayo mag-schooling. Hindi tayo mag-schooling. Okay, okay lang. Kinyo ko muna, mayroon. Okay, yung gustong magsalita, i-add mo. Ano mo? I-unmute muna lahat ng maintindihan naman ng i-unmute, i-mute ko lahat. Yung gustong magsalita, i-unmute nyo. Isa-isa lang po ha. Mag-raise kayo ng hands kasi marami tayo gumugulo. Kaya nga, again, kaya pag yung idea nila, Bisor o Roger, na mag-elect kayo ng representative ng bawat crops, kung marami talaga yung welder, mag-elect kayo ng tagbabente o ng mga leader, representative, ng bawat grupo o crops para sila na lang po ang sasali sa susunod na Zoom meeting natin at gagawa tayo ng PowerPoint tulad nung nakikita nyo, pinapakita ko sa inyo. Ipapakita natin doon sa mga leader at saka yung pinaka-presidente, halimbawa si Bisor Roger, kung paano gumawa ng EIT sa online at gumawa ng documentation, yung paperless documentation. Okay, anong question please? Obisor, anong question mo diyan susunod bago si ano, Ray? Obisor Rejor, ano, please. Okay. Yes, yes. I-clarify po para panig nila na ang tamang proseso o ang tamang payment nito ay wala sa tao through online. Oh, yan. Oo. Oh, oh. Okay. Sure ng aplikante for the moment. Yeah, yeah. Alam nyo po yung EIT nyo, kasi yan ang magti-trigger sa inyo, i-shoulder ng aplikante yan. Pag nakabuo na tayo ng tao, nakasama nung mga naka-apply na sa Cagayan de Oro, sa Cebu, sa Abu Dhabi, sa yung may mga ilang sa Bataan, etcetera, sa Manila, Bataan ni Mr. Burra, etcetera, Mr. Lawas. Ihahanap po natin yan ng employer. Madali, nakita nyo yung project eh. Yung pagka may employer na, yung mga contractor nung nakikita nyo yung LNG Canada, nasa likod ko, 10,000 kailangan niya ngayong 2021 and beyond. Sila po yung aako, papalitan po nila yung binayad nyo, nagastos nyo.
sa EIT nyo, kasama na yung bayad sa Canadian Embassy na $150, yung medical nyo na $350 sa Canadian, sa St. Luke's, yung bayad sa POA, yung OEC, sa medical, sa et cetera, et cetera, yung gasto sa, yung hahawak sa ating agency sa Pilipinas para umalis. Lahat po ng gasto, yung insurance yung, kasi may mandatory insurance kayo eh, maliban sa PhilHealth eh. Lahat po nung gastos, yung air ticket yung, aeroplano, pa-flight, o, babayaran po yan ng oil and gas contractor, employer. Kung magkano yung gastos nyo, di ba, EIT, i-reimburse yan, ganyan po ang SOP sa oil and gas sa Canada. At ano pa, Bishop, ang follow-up question natin, please. Ano ka, Aram? Sir Gary, gusto ko lang ma-clarify, yung estimated cost nung... $450 po yan. Kayong mga, ano, kayong mga magpapagawa ng so, appeal nyo sa computer, sa team na pupunta rin ng hospital, mayroon din EIT. Dapat kayo, mayroon din para sa kanila. Mayroon din para sa kanila. Kasi si, sila yung gagawa, gumagawa ng documentation dyan sa papel. Kasi basta-basta gagawa yan. Mahirap yan eh. Mahirap yan eh. Mga papel nyo sa online. Ano pa po, please? One thing more, Sir Gary, question lang. May specific na ba tayong company? Ang main contractor nitong LNG na ito, nakikita nyo, $40 billion. Ang main contractor na JGC. Yung mga nag-hire ng mga Pilipino, Raniwan. GGC, Floor. Itong dahil malaking project na ito, ipapasubcontract niya yung bawat ano, bawat pira-pirasong kontrata. Alam nyo yan eh. Ito, electrical. So, it means joint venture o joint venture? Oo, joint venture yan. Oo. Marami yan. Tapos yung tao natin. Libo po yan na kontrata. Libo yan. Mag-ahari yan lahat lang sa Pilipinas. Ayong 2021. Yung Trans Mountain Pipeline. So, Sir Gary, ang gusto ko lang pong ma-clarify, yung mga tao natin, 10 company mapapasuot sa subcontractor ba o sa JGC o saan? Alam niyo po, yung JGC ipapasubcontract na. Yung subcontractor, yun yung mag-hire. Sa maraming mga subcontractor. Mm-hmm. Halimbawa, Worley Parson. Dating URSP, ngayon yung GECO, yung PCL. Yung mga contractor nyo, sa oil and gas sa pinagkakabawa nyo ngayon, sa Batangas, o sa Sabawan, o sa Middle East, din po ang dyan na mag-hire sa atin. Mga Worley Parson, GECO. So ibig sabihin nyo, Sir Gary, naka-subcontour lang ang Worley Parson sa GGC? Oo, isusubcontour, subcontractor yan sa ano, Trans Mountain Pipeline Project ng Worley Parson. Nakita nyo po yung Trans Mountain? Nakita nyo po? Ito po yung Trans Mountain. Nakita nyo yung mga post? Sige, ituloy muna natin ang discussion. Ano ba ang tanong nyo tungkol sa kategori? Ganito po, kung ang kategori nyo ay hindi nyo nakikita dito, gagawa po tayo ng dalawang apply. Halimbawa, QC-QA ka, gumawa ka ng sarili dalawang resume mo. Tapos mamili ka rin dito kung anong malapit sa mga sa oil and gas. Gawa po tayo dito. Gagawa tayo ng EIT.
mo na mayroon sa nandito sa kategory. Dalawa, hindi ka komportable, wala ka pero sa kategory mo ngayon. Ano pa? Ito, importante to ha. Ito ang pinaka-importante. Sir Gary. Sir Gary. Hello, Sir Gary. Akin lang kong ulitin-ulit dahil siyempre pagkatapos ng meeting natin, aking i-release sa mga tao tungkol doon sa payment ng AITF. Yeah. So confirm po na $450 po ang i-shoulder muna ng ating mga aplikante. Yeah, yeah. Initial lang yan. Yeah. Initial lang yan kayo. Sa iba, nag-realize sila katulad sa yung ibang grupo sa Cebu. Kung nung nagawa na namin yung papel lang bawat isa, marami sila, naghanap sila ng financer, nakita yung qualification nila na magagaling ang mga papel, ready na, kumpleto ng papel, may opisyo na, may EIT number. Yung isa sa kanila na kaibigan ng may kaya, siya na lang nagbayad lahat ng EIT nila. Hiraman na. Kasi nakita niya yung kategory. Yung work experience. So, ilan sa kanila ay kaibigan ng financer. Nakita niya yung malaking project sa contractor din sila eh. Yung financer eh. At saka nakita niya yung kita. Ayun. Yeah. Kaya nag-finance. So ganyan din mangyayari. One thing more. Sa area nyo. Sir Gary, one thing. Lalo na ngayon, alisan na, nakita niya yung product. Hinog na hinog na. Hello, Sir Gary. Oh, go ahead, please. Sir Gary, yung po bang payment ito, kailan po ang mga tao natin magpe-payment na after na ma-approve yung kanilang AITF o paano po ba ang proseso ito? I-assess po kayong mga leader, kayo dapat magagaling talagang mga leader ang ipatayo natin dyan. Yung leader ng mga grupo, yung mga sub-leader, yung mga representative, para i-assess yung mga papel nila, yung mga employers, yung employers nila, at yung mga papel nila, pag nakita po, kasi kung kayo kaya niya sa tagal na experience sa ulo ng elder, bilang mapipil na siya ito ba niya? O sige, larga na. Ganyan po. Ganyan po sa iba. Alam niyo yun eh. Makita niyo yung project. Ano ba po? Kayo din ang magdi-determine kung ang mga leader. Kasi again, the success or failure of each organization depends upon the leader. Kaya importante po yung leader, sub-leader. Kasi kayo yung decision-making doon sa grupo natin dyan sa area nyo. Kayo ang magdi-decision. Kukonsulta din yung tao, mga tao kung ano gandang strategy. Tapos, hindi kayo ang mag-meeting, brainstorming kayo para masala yung particular na gusto nyong policy na gusto nyong i-impose dyan sa dyan sa area natin. Quick ang decision nyo. Pagal-pagal. Paakay sa social media. Kasi yung project, eh, talaga. Anong usunsyon na Roger. Sir, as I understand from this meeting, with regards to AIT, to be shouldered by the applicant, right? Oh, now, after na makapasa o ma-release yung AIT,
Nawala. Ano bang gusto mo ito? Kung doon lock payment? Alam, tuloy niyo, please. Nawala. Ah, sir, tuloy ko po yung aking tatanong. After na ba makapasa, makarelease na yung AIP certificate, doon pa lang, at ready na yung mga papel, doon pa lang ihahanap ng kontraktor. Oo, oh, oh, lalo na ngayon, Bisur, yung project, lutong-luto na. Maraming kontraktor ngayon na maghahanap ng AIT approval. Okay, walang sir, problema. Kumong suspense, sanay kayo dyan sa oil and gas. Alam niyo po yan. At saka ang daming tagapatanggas ngayon doon. Ano, sa site. Di ba mayroon lang nagtatrabaho doon sa Energy Canada, tagapatanggas? Marami na, marami. Oh, sila Mr. Villegas, di ba? Sila Mr. Sino pa? Mr. Villegas. Sige, question. Ay, ano ba ito? Okay na sir, klaro na po, klaro. Salamat, sir. Sige, maraming salamat po sa mga ano yun po, mga excellent ideas. Okay, yung po dyan sa yung pa, yung pillar group natin dyan. Marami kayo dyan. Marami dyan sa digital. Kasi doon pa lang pala ihahanap ng anong question na? Eh, na impuran na mag-re-re-re. Sir, sa mga punta po tayo sa mga welder. Roger po ulit. Okay, before. Okay lang po. Go ahead, please. Ano po yung testing ng mga welder? Alam nyo po, again, hindi katulad sa iba, yung ibang company sa Saudi. Ang akala kasi ng iba sa Canada, napakahirap. Hindi, baliktad. Nanok sa kasali. Ay, IELTS eh. Nanok sa kasali. Trabaho ka, mag-apply kang welder. Ang akala ng iba sa totoo lang parang yung akala. Kaya naging ninong sa kasal. Kasi sa Canada, hindi ka hanapan ng IELTS, hindi ka ipapatrite. Muna. Pumasa sa trite muna bago ka makaalis. Dito po, EIT lamang ang pagbabatid para kayo ay makaalis. Kaya po, mahirap sabi ng karamihan dyan, umalis sa Canada. Kasi yung project na sangkatutang problema for the past 10 years, ang daming problema, hindi gumalaw. Tenga ang project. Hanggang 2020, tenga, nakita niyo yung COVID. Oo. Kaya nga, kung hindi tenga yan again, tapos na sana yan. Wala sana kayong makikita ang pinakamalalaking oil and gas project sa Canada. Tapos na sana yan. At mayroon kayong mabalitan again na umaalis. Doon, 5 years ago, 4 years ago, Tagabataan, Batangas, Cagayan de Oro, Cebu, taga Saudi, taga UAE. Hindi po ba wala kayong napalitaan na umalis? Kasi tinga ang project sa dami ng problema. Awa ng Diyos ko, nakapagtsaga tayong nag-antay. Hindi tayo nagpasusubuko. Yan, ngayon po mag-aani tayo ng pinakamalaking sundos sa trabaho sa oil and gas. Alam nyo po yung nakikita nyong nali-layoff dyan na taga-Canada? Yung mga Canadian walang trabaho. Gusto kong may bigyan ng BN. Alam nyo po yung nakikita nyo dyan na walang trabaho. Nakamit ako. Hindi yan qualified. Hindi yan red seal. Hindi yan approved ng EID. Yung mga nagtatrabaho yan sa mga McDonald's. Mga nagtatrabaho sa gasolinaan. Nagtatrabaho sa mall. Nagtatrabaho sa hotel. Yan po yung mga nakikita nyo. Marami sabi nila na nawala, walang trabaho sa Canada. Kasi yung Canadian bago makwalify yung mag-trabaho sa Canada, mag-aaral muna ng 4 years apprenticeship program. 4 years. Mag-examine ng kada year, mag-examine ng red seal.
kada year. Hindi katulad ng Pilipino, na-approve ng EIT. Pag na-approve ka lang ng EIT, isang beses ka lang mag-gitam ng red shirt, pumunta ko sa ka, red shirt ka, journey man ka. Katulad ng mga taga-Batangas, ang dami, daan-daan. Nandyan sila sa Batangas, mga red shirt. Yung iba, marami pa rin na sa Canada ngayon. Mga Canadian citizen na, taga-Bataan. Ano bang question natin, please? Okay, galing. Galing, Bisor. Salamat po. Salamat po. O kayo dyan, Tom. Mga taga-Pilar. Kayo, engineer, ano, Bulyo. Jet, Gisan. Anong question nyo, please? Marami tayo, oh. Dami pang pupas. Anong question nyo, please? Oh, anong nangyari sa kanila? O, ano natin, ito po yung Bisor. Mga kapatid, ito po yung ano, ah, saglit, ah, nasan yung share? New share. Saglit po, ah. Ito po yung, i-share ko yung wall ko. New share. Ah, ito. Yan. Tingnan niyo po yung EIT, Bisor. Kayo na po lang yan. Ito po yung requirement ng EIT. Ito yung requirement ng EIT. Tingnan niyo, ito. Ang una, paano mag-apply? Paano mag-apply? Tingnan niyo po, ah. Tingnan niyo, importante. How to apply. Ito po yung processing timeline kung paano mag-apply. Una, mag-recruit tayo ng mga tao, marami. Pagkatapos, nakabuo tayo ng large school. Yan sa area nyo, Batangas, Bataan, Alente Oro, Cebu, Gisan, Abu Dhabi, UAE. Gagawa po tayo ng EIT dito, EIT. Ito ang second step. Mamaya, ipakita ko kung paano gagawa ng EIT. Pagkatapos ng EIT, ma-approve lang kayo ng EIT, i-submit natin sa employer, makakakuha tayo ng bulk LMO. Ang LMO lang, LMO po ng 100 more or less ng mga welder, 100 ng more or less na pipeater, 100 more, bulk LMO, unnamed. Pagkatapos po ng EIT, LMO, yung job offer letter, pakita ko mamaya sa inyo, yung kontrata, sa contractor. Mag-apply tayo ng visa. Ito yung processing time ng visa normally. Sa Canadian Embassy, online na ngayon, ha? Online, ha? Hindi na paper-based. Ito. Pag nakapunan, nandyan yung requirement for visa mamaya. Nandito yung requirement for EIT mamaya. Pakita ko. Susunod natin. Pagkatapos ng visa, deployment. Alisan. Yan, deployment. Yan ang pinakamasarap. Oh, ito. Tapos ng ano, magdagdagtrabaho kayo, abang nagtatrabaho kayo sa site sa Canada, mag-prepare kayo ng red seal kada day off. Kada day off nyo, mag-review ng red seal. Karaniwan sa mga taga-Batangas na nakita nyo, Bataan, etc., Pilipino, last day ng review, binibigyan sila ng leakage. Yung sagot, mahirap tong red seal, yung mga engineer ng mga taga-Canada, hindi yan pumapasa. Yung mga Pilipino doon na nakarating kinuha ng asawa. Hindi pumapasa rito. Bakit hindi pumapasa? Kasi sobrang hirap ito. Bakit pumapasa ang Pilipino kahit nag-graduate na high school? Again, mga Pilipino doon ng mga pipeater, welder, electrician, iron worker, nakakapasa na rin siya. Kasi po, the last day ng review, tinutulungan ng employer ng Flint, kalimutan ko, PCL, Jacob, Orly Parso, binibigyan po ng sagot yung Pilipino sa last day, kaya siya pumapasa ng red seal. Pag naka-70 ka na, madali mo kunin yung buong pamilya mo bilang immigrant sa Canada. May isa nung po dyan. Ito po yung 16 document requirement ng EIT. Anim na mga supporting document ng EIT. Ito yung link ng EIT. Kung may tanong po kayo, mag-raise kayo ng hands o kaya
mag-hi kayo po. Ito po, itong EIT fully completed filled out EIT application form, 6 pages nandyan sa group chat nung kahapon, nakikita nyo po dyan. May sample po tayo dyan. Ang susunod po na requirement, yung certificate of employment nyo galing sa present at saka previous company. Ito po. O kaya salary certificate. O kaya yung training nyo, katulad ng test, etc. Yung safety award, yung diploma, yung transcript o Form 137 na naka-red ribbon. Ipakita natin. Yan po. Ang pinaka-importante dyan, yung certificate of employment nyo galing sa present or and previous company nyo. Mamaya pakita natin yung contact person. Ha? Yung certificate nyo, subject for certification, ito ang pinaka-importante. Kahit isang certificate of employment lang po na umabot kayo ng more or less 6 years na experience, 72 months, mayroong number of hours dito, nandun kanina, ito, number of hours. Papasa na kayo ng EIT. Kasi sa EIT, hindi, katulad ng Canadian na mag-aral pa ng 4 years, madali lang pumasa pag Pilipino. Bibigyan namin kayo ng technique. Oh, ang susunod po dyan, ito, requirement, yung copy ng passport nyo, i-scan natin yan, i-scan nyo. Tapos passport nyo, more or less, passport with 1 year or less before expiry, must be renewed. Pag mag-expire na yung passport, 1 year na lang, dapat i-renew nyo. 1 year na lang. 10 years ng passport yan eh. Tapos po yung verification and assessment fee ito, 450. Tapos yung consent to disclose, may sample yan kanina. May papakita natin, ito yung link. Tapos yung resume nyo. Yung resume nyo. Ito po yung sample ng EIT. Ito yung sample ng EIT. Nakikita nyo po. Ito yung page 1 ng EIT. Ang pinaka-importante po rito sa page 1, baliwanag po ba? Baliwanag po? Ang pinaka-importante dito po sa page 1, itong what Alberta trade name are you applying for? Ang Alberta trade name ng EIT dito sa number 1 question, makikita po dito. Ito. Oh, makikita po yan, yan. Yan ang mga trade category, trade name, na pwede lang mag-apply ng EIT. O kung may tanong kayo rito, yan yung number of hours at saka number of years, minimum requirement na hinahanap para makapasa ka ng EIT. Oh, ang normally lang naman dyan sa atin na isa dito, welder, Steve Peter by Peter, yan po. Yung plumber, katulad ng rigger, structural iron worker, yung mga steel picker, yung mga steel man, reinforcing, yung mga heavy equipment, mechanic, yung mga electrician, yung mga crane operator, ang ano sa crane operator lang naman dito, yung mobile crane, yung at saka yung crane. Makikita nyo po dyan, oh. Yan ang malupit. Yung mobile. Boiler maker, yan po. Oil and gas yan. Yung baker, sa camp magtatrabaho to, baker. Yung carpenter, sa scaffolder, isa yan. Nandiyan yung number of hours, ha? Number of months. Yung concrete finisher o mason, yan po. Yan yung instrument technician, insulator. Nandiyan ang requirement, number of hours, ha? Millwright, parts technician, yung mga warehousing. Oh, kung hindi nyo makita again yung kategory nyo dito, again, hindi kayo a-allow mag-apply ng EIT. Yung cook sa kampo, ito. Hindi kayo tatanggapin yung apply nyo sa EIT. Kaya, kung iba yung kategory nyo, halimbawa QCQA, gumawa ka ng resume mo, application mo sa QCQA, gumawa ka rin ng trade. Mamili ka dyan kung ano pinakamalapit sa'yo para mag-apply ka ng EIT. Dalawa ang pwede mong puntahan. O, anong tanong nyo po rito?
O, oh, nandyan po. Nandyan dito po yung tinatanong ng EIT. Galing sa EIT verifier to. Ito yung most common question ng EIT verifier. In what job title or position in your company are you applying for? Ito yung sinabi ko kanina, yung heater, electrician, welder, etc., etc. Yan po. Yan yung Alberta Trade, Alberta Student ID dito. Tapos yung pangalan nyo. Yung pangalan nyo, yan. Yung address nyo, yung phone number nyo, huwag nyo nalagyan ng 001 ha. Yung online lang to, ang ilagay nyo dyan po, kung Pilipinas, plus 63. Postal code nyo, email address nyo, importante. Yung salita ang naalam nyo. Yan. Yung pinaka-importante again, ito. Dahil ito ang tanong, in what job title or position are you applying for in your company? Ang susunod po na importante rito. May question kayo po doon? May question kayo? Wala. Ito yung page. Ito yung page 2 ng EIT. Itong page 2 ng EIT, hindi masyadong importante ito. Ang normally mga nilalagay dito yung mga TESDA. At saka kung may anong natapos nyo nung mag-aral kayo ng vocation, okay, college, ilagay nyo dyan. Hindi masyado importante ito. Sundan nyo na lang po yan kung ano nakasulat. Page 2 po ito ng EIT. Ang pinaka-importante rito sa EIT, itong page 3. Dito kayo papasa o hindi. Kaya may mga ganyan. Kaya naglagay, nag-note po ako dyan na this page 3 is the most important page. Yan sa EIT nyo. Bakit po? Tingnan nyo yung tinatanong ng EIT verifier dito. Tingnan nyo yung palagi niyang tinatanong. Ito palagi walang reply to. Palagi niyang tinatanong to. What was the applicant job title position in your company? What job title? Ano ang una, ano ang trabaho mo dyan sa pinagtatrabahoan mo dyan sa kampanya na yan na gusto mong ipaverify? Anong trabaho mo doon o anong trabaho mo ngayon? Susunod, ano ang job title yung aplikante na yan na nagpapaverify dyan sa kumpanya na yan? Normally, ang tanong dito kay welder o kay Peter, susunod dito kay Peter. Ang susunod na tanong niya po, tingnan niyo po yung page 3 na pinaka-importanting sinabi ko. Sinabi natin, ito. Nandito yung tanong niya. Kung tinatanong niya po kung when did the applicant start work, month, date, year? Kailan siya nagsimula nagtrabaho dyan sa company na pinapa-verify mo? Kaya namin nilagyan po yung dito sa tanong, kaya nilagyan namin po dyan ng in circle. Kasi ito, importante po to. Kung kailan ka nagtrabaho dyan sa company na pinapa-verify mo, ito. Ayan, nakalagay September 11, 2000. Kailan ka natapos nagtrabaho? Kailan ka natapos? O, kaya mayroon dito, anong date? September 9, 2012. Kasi po, kaya tinatanong niya po yan, dapat maabot mo ito. Itong number of hours na nakalagay dyan, halimbawa kay Peter Welder, dapat maabot mo itong requirement dito, ang kay Peter, ano, dapat 6 years ito eh. Dapat naabot mo yung more or less 9,000 hours, hindi bababa. 6 years, pataas ka muna. Dapat naabot mo yan. Kaya importante itong dapat hindi ka bababa sa 6 years. Hindi ka dapat bababa sa 72 months experience, hands-on. At saka, hindi ka dapat bababa ng 9,000 hours. Yan. Kasi, yun ang nakalagay po dito. Yan. Number of hours, number of months. Yan ang tanong ng EID para kayo makapasa. May question po ba kayo? Pag hindi nyo naabot kasi yung 6 years, pataas, hands-on, work experience, hands-on, hindi kasama supervisory. Hindi kayo papasa.
ng EIT. Isa pa po, kahit nakalagay sa certificate of employment nyo ko na supervisor kayo dyan sa company na yan, doon sa job description nyo, dito po, sa job description dito, yan, nakasulat dito, job description, no? So, red and interpret blueprint drawing. Palabasin nyo po dyan na working supervisor kayo, dito sa job description nyo, kasi i-discuss yan ng EIT, ng supervisor nyo, ito po, si Reynaldo, yan po, tatawagan niya yan, nandyan yung phone number niya. Meron mo lagyan plus 63 o plus ano na lang. Nandyan yung position niya, si Ray na supervisor niya na pinapatawagan nyo o QC nyo o manager nyo, nandyan email address niya. Yan, mga importante po yan. I-discuss nila itong job description mo dyan sa company na yan. Ito yung company mo, Kuraya. Yan yung company nyo. Ayan, ito yung job description. I-discuss ni supervisor mo, QC mo ni Mr. Ray, at saka yung Canadian verifier, yung ginagawa mo. Kung working supervisor ka, kung nakalagay sa certificate employment mo supervisor, palabasin nyo ng contact person nyo, mo, na working supervisor ka, para yung number of hours mo na hinahanap dito, counted. Kasi kung pure supervisor ka lang, hindi yan ma-count kasi working hands-on work experience ang hinahanap. May tanong po ba kayo dyan sa puntong yan po? Importante po to eh. Importante po to. Tsaka number of hours, number of months, the date. Kailan nagsimula, kailan natapos. Kasi yan ang tinatanong ng EIT verifier dito. Yan, galing sa EIT verifier ito. Galing. Tinatanong niya rito yung applicant's work status, kung full-time ka, part-time ka, seasonal ka. Tapos tinatanong niya kung may mga absent ka, oh, were there any absence period during the applicant's employment? Part-time, work-time. Tapos yung number of hours mo tinatanong, no? At saka number of months, number of ka nagtrabaho. Yung kung anong service na yung company mo, di ba? Halimbawa, contractor, anong service, anong servisyo, kung fabricator, ganyan. At saka yung ano mo, job description mo. Yan ang mga tinatanong ko ng Canadian verifier para makapasa ka. Dapat meet yung ina-applyan mo, yung job description doon sa ina-applyan mong bilang five-peter dito, o yung ina-applyan mo at yung job description mo para ikaw ay makapasa. Yan, 5-peter. Oh. Yan yung job description po ng 5-peter. May question po kayo? Ito. Yan. Ano pa? Ang may question kayo po dito? Ito yung previous company nyo. Kung dito sa present company nyo, hindi nyo naabot yung 72 months, 6 years pataas, 9,000 hours pataas, kailangan nyong fill upan itong previous company ito para umabot kayo doon sa hinahanap na 6 years pataas. Pagka nakaabot na kayo dito sa present company nyo, kahit i-blanko nyo na itong previous company, papasa na kayo. Ito pampuno lang to eh, para umabot kayo sa 6 years pataas experience. Ito, may tanong po kayo rito? Page 4, previous company. Page 3, present company. Sir Gary? Go ahead, please. Pwedeng yung sa job, sa mga job categories, pwedeng pakisend. Kasi dalawang page yun. Para ma-verify nung mga hindi pa na nawala yung qualification nila, para ma-verify natin kung saan tayo pwede pumasok. Yan, tama. Kasi isa lang nakikita. Pwedeng pakisend mo sa amin para mapag-tagni-tagni namin kung saan kami pwede pumasok. Yan, galing. Mag-page kayo mamaya sa Facebook, sa Messenger. Hanapin nyo yan. Okay, sir. Oh, nandoon na sa group chat ng ano yun. Kasi dalawang page yata po ito nakalagay sa ano nyo eh. Sa dalawa. Bali, isa tatlo. Lang ito, kaya ako dinalawa para lumaki. Pero
Okay. Ito lang yun. Okay. Kasi wala akong nakikita sa na category regarding sa concrete work. Ah, ito yan. Ito maliban yan sa concrete finisher. Yan yun. Ito. Well, concrete finisher lang yan, sir. At saka itong iron working. Diniscuss natin kanina. Rin. Ah, okay. Steel man ito eh. Ito, kasi sir, may mga tao tayo, sir, na pwedeng maging Ibar galing ng batching plant ng kung ka laboratory technicians or material technicians related lahat sa concrete works, asphalt. Sa concrete po, again po, ito yung iron work reinforcing steel man, rebar. Ah, dyan na lang tayo papasok. Dyan na lang pwede pasok. Yan. Concrete finisher tsaka sa iron works. Opo, iron works. Oh, sige sir. Okay, okay, klaro na. Salamat galing po. Galing. Anong susunod na question, please? Question, please. Oh, ituloy natin po. Hello, sir. Okay, galing. Question, please. Hello, sir Gary. Okay. Hello po. Please. Tsaka saan grupo? Anong lugar, please? Sinong leader? Sino yun, si? Sir, tanong ko lang, sir, yung ano? Sir Medrano? Sorry. No. Hindi ako. Sino? Si Sander po. Okay, Sander, go ahead, please. Sir, ko 1 year yung experience, sir. 1 year or 2 years. Pwede bang yung previous? Oo. Yung apat na experience, pwede ba? 1 year lang tulad ng sinabi natin kanina po. Kung 1 year lang ang company dito sa present company o previous company, ito, previous company, isama nyo po yung previous company. Kung hindi pa rin abot, gumawa another pa po pangalawang previous company hanggang maabot nyo po yung 6 years, 9,000. So walang limit po yun, sir. Walang limit po. Walang limit. Basta hanggang maabot po yung 6 years pataas. Ah, okay. 72 months. Salamat po. O, 9,000 hours. Anong susunod? Magandang balitaktakan ito. Kasi dito po, ito po ang buhay nyo. Buhay natin ito. EIT. Dapat pumasa kayo rito para mapaalis kayo. Sir, pare. Ano po? Yung Canadian, again, 4 years siya nag-aaral dito eh. Only job training. Tsaka schooling. Pagkatapos po natin discuss to, kung okay pa kayo, i-discuss natin yung requirement ng visa. Kung paano kumuha ng visa sa Canadian Embassy. Makikita nyo po yung LMO doon tsaka job offer letter, yung kontrata galing sa employer. Hello, Sir Gary. Job letter. Ano pa po? Tare. Yes, please. Sir Gary, may katanungan lang. Go ahead, please. Sir Gary, paano ma-provide yung ano na yun, yung questionnaire na yun sa amin? Alam niyo po ang ano yon, again. Ang talagang titira sa mga technical matters po na ito, yung leader na pipilihin nyo kasama ng presidente, President Roger. You know, may team siya na pipiliin yung mga leader, sub-group, back category. May pipiliin kayo, sila po ang gagawa. So, ang gagawin ng mga member natin dyan sa area nyo,
submit lang ng submit ng papel. Yung mga papel nyo, certificate of employment, TESDA, school record, Form 137, kung yung mga birth certificate, EBI, mamaya discuss natin dyan. Yun lang ang ginagawa nyong mga member. Pero itong mga technical na ito, mga technical ito, ang dami na yung ano, kaya ba matingin na ba? Sa ito man, wala na naman kawan. Na pupunta. Kaya, laki-laki mo sa area nyo. Oh, kayo, makipag-participate din. Oo. Kasi kinakausap namin mga leader dyan na ano nyo eh. Palagi eh, kinakausap namin nila Visor Roger tsaka yung mga community niya na pinili nyo na sub-leader o leader ng bawat kategory o bawat grupo. Okay, go ahead. Ha? Aray! Aray! Ha? Arinig mo gano? Maraming pumapasok. Mute ko muna po ha. Mute ko muna. Unmute nyo pag magsasalita kayo ha. Kasi maingay eh. Oh, sige. Magsalita po kayo. I-unmute nyo po. Isa-isa lang ha. Isa-isa lang. Oh, ito. Hello? Mr. Chief Burha? Hello? 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 Oh. Oh, anong question natin, please? Hello? 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 Question, please. Question, please. Mukhang naubusan na, sir. Mukhang naintindihan naman. Mukhang na, karamihan naman, sir. Halos lahat naman sa naintindihan yung mga pinagsasabi niya. Para naman sa amin. Yan, ang galing. Ang galing. Anong topic yung iba? Eh, ano mo nga sila kung anong gusto nilang malaman pa? Yung ano, yung dalaw doon sa area nyo,
Yung galaw doon sa area nyo, kumusta? Doon sa grupo, mga membro, leader. Sir Gary, si Florence yung ito. Okay, okay, Florence. Okay, Florence. Oh, go ahead, Florence. Ito, kapapagang tapos namin namin mag-usap ni Bisor. Yan. At tungkol nga doon sa aking clarify sa Bisor, na-inform na raw naman yan sa mga tao na may babayaran 450. So, yeah. ang stand namin dito sa Batangas, pagkatapos ng ating Zoom meeting, we will talk together with kami ni Nabisor at aming ipapanalyze yung mga aming i-assign na, let's say, sa welding, yung let's say, 500 tao. Yeah. Siya namin tatawagin. Yan, ang galing. At para ma-relay namin yung napagpulungan natin at yung kung paano ipoproseso natin yung ating AIT. Then after that, pag maikwan yung awareness makapasang AIT, doon pa ipapasa yung ating mga dokumento sa ating subcontractor. I'm right? Yes, Mr. Vitrano. Yeah, yung organizational structure, again, yung officers na aalalay sa inyong mga top leader, yun ang una natin i-organize yung structure, gawin ko yung tao doon, yung alibaw, 100, 5 representative na 100 ng welder, 5, 100 na electrician, 5, 100 na iron worker, 5. Oo. Hindi. Tapos di, kayo ang mag-brainstorming paano yung strategize po o yung papel ng mga members niyo lahat. Oo. Ano? Yeah. Yung decision. So, ibig sabihin, bukas nga ho, aming i-start na ng immobilize at i-coordinate doon sa mga taong i-assign namin at para ma-start yung proseso ng sa AIT. Yan. Then kami na rin Bisor ang kuha ng tao na mga mag-i-encode. Yan. Let's say 5 o kung may makakadagdag para mas mapabilis yung pag-apply ng AIT. Yan. Galing. 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 Ang tanong ko lang ho Sir Gary, after ng ating AIT, hawa ng Diyos yung makapasa, doon pa lang ninyo ipapasa ang paper ng mga tao natin doon sa ating subcontractor, I'm right? Opo, yeah, Mr. Medrano, Lorenz. Oh, para ho, klaro. At the same time, gagawin nyo sa individual applicants, ipasubmit nyo yung lahat ng document niya, nandyan yung, alam nyo yan, discuss natin partially yung iba doon sa discussion ng AIT. Ipasubmit nyo sa inyo para ma-scan, ma-upload doon sa ofisyo. Importante pala yung ofisyo. Yun ang importanteng isang i-discuss po natin dito ngayon para makakuha po kayo ng online ofisyo account ng bawat aplikante, bawat isa sa inyo. Itong ofisyo po, ito, how to apply, para po kayo makakuha at mabigyan ng individual applicant yes. Online ofisyo account. Mabibigyan po kayo ng username password. Mag-log in po ang individual applicant sa ofisyo. Doon po nyo makikita lahat ng kanyang mga papel. Katulad halimbawa, pag-alimbawa dito, i-click po ito. Tingnan nyo po ah. Nakikita nyo po yung screen ko? Nakikita nyo po yung screen ko.
Tingnan niyo po itong how to apply online. Ay. Online ho ba? Online, nakikita niyo po screen ko? Hindi sa yes sir, how to apply yes, sir, online. Yes, sir. No. Yan, ang galing. Saglit po ah. Itong link po na to, ilagay niyo sa address bar yung computer man natin diyan na pipiliin niyo. Saglit po ah. Bagal yung aking internet kasi ginagamit natin. Lalabas po ito sa internet, sa computer, itong application form na ito. Ito. Saglit po ah. Pagka-click nyo po ito, ilagay nyo sa address bar nyo, lalabas po ito. Fill upan nyo po itong question and answer. Individual po ito ah. Yan yung pangalan nyo. Halimbawa, Pasyo. Halimbawa, married. Kailangan yung pinanganak. Sa anong citizenship nyo, email address, phone number, plus 63. Tapos, area of interest, work in Canada. Nandito po ang sample. Pag-screenshot nyo po. Ito po ang screenshot nyo. Sample po ito. Ang na-screenshot nyo na po? Susunod na page? Sige, go ahead. Go ahead. Oh, susunod na page. Yan po ang sagot. Yan ang sagot nyo, standard. Second page po, ito. Number of children, lagay nyo yung anak nyo. Yung education nyo, limbawa, diploma, apprenticeship, o vocation 1 year, o bachelor, o high school, nakalagay dyan, secondary. Tapos kung ano yung name of diploma nyo, ilagay nyo dyan, mamimili kayo kasi mayroong school nyo, mayroong kayo pagpipilian dyan. Kung anong area of study, welding, saan kayo nag-aral yung nilagay nyo rito, pinag-aralan nyo, Philippines, type of education, is it public, private? Ito kung post-secondary yon o post-secondary college eh. Kung secondary, high school, lagay nyo. Ilagay nyo kung bachelor, kung anong bachelor, kung ano naman, NA. Screenshot nyo po. Ang susunod po dyan, itong page 3. Nandun yung children nyo, anong age ng mga anak nyo. Halimbawa, 9 years old yung panganay, 7 yung pangalawa, dalawang anak nyo. Tapos yung education nyo, kung anong highest education level, halimbawa 1 year, halimbawa high school, halimbawa below high school, 2 years, 3 years, alam nyo na po yan. Master degree, bachelor, etc. Alam nyo na po yan. Ang susunod po dyan, ito. Yung main applicant at saka yung kung ano yung palagay nyo na naabot nyo sa English. Mamili na kayo dyan. Ilagay nyo CLB 7, 8, ano lang yun? Para lang makakuha kayo ng online official account. Pagkatapos may tanong dito, have you been in Canada as temporary foreign worker? Yes, kung yes, no araw. No, kung no. How many years of work? You work in full time in your position in Canada? Oh, ilagay nyo kung gaano kayo natagal lang sa Canada. Are you currently employed in Canada? No, yes kung yes, no kung no. When did you leave your employment in Canada? Kung ilang years na, mamimili lang naman po kayo dyan. At saka kung kayo may arranged employment, yes nang ilagay nyo dyan kasi magkakaroon tayo ng job offer letter in the future. Yes. Tapos yung in-OC nyo, ang sagot pag trade, B ang in-OC nyo, B ang piliin nyo dyan. Pagka skill trade, mga welder, papel, electrician, etc. Do you have certificate qualifications? Ito po kung may EID approval na kayo ngayon at saka noon. Ilagay nyo kung yes, no, kung no. Tapos kung mayroon kayong natanggap na provincial nominee, yes, kung yes, no, kung no. Ang susunod dyan po, page, next page. Na-screenshot nyo na po. Na-screenshot nyo na? Yes, sir. Okay, susunod. Yeah, yeah. Okay, sir.
Mamimili po kayo dyan. Have you been in Canada sa temporal? Ay, ito yung kanina, arrange employment, inulit lang. Ito, naulit lang. Ito, susunod. Kung mayroon kayong, kayong mga applicant, kung mayroon, kung if applicant, your accompanying spouse or common law, have a blood relative. Kung kayo may blood relative, kayo na nakatira sa Canada. Yes yan, kung yes, no, kung no. At kung sino sa inyo yan, kung sister nyo, brother nyo, auntie nyo, uncle nyo, kapatid nyo, cousin, tatay nyo, tatay nyo, kung yung blood relative nyo, ilagay nyo dyan. Tapos, have you or your spouse previously visited Canada? Kung ikaw ba o yung asawa mo noon ay nagpunta na sa Canada, ilagay nyo kung yes, no, kung no. Have you or your spouse previously applied for immigration? Kung kayo o yung asawa nyo nag-apply bilang immigrant nung araw or visa, ilagay nyo kung no o yes or no. Tapos, preferred destination in Canada, ilagay nyo Alberta or British Columbia. Depende sa inyo o nung saan gusto nyo. Have you previously submitted an express entry? O no, kung no, yes or no. May tanong po ba kayo rito? Na-screenshot nyo na po? Yes, sir. Yes, sir. No, okay, itong susunod na page. Ito po. Importante po ito. Palagiin natin. Yung Canada MS Word, Canada Format Resume, mamaya papakita natin dito kung paano yon. I-click nyo po itong choose file. Tapos nakasave sa document nyo normally. Hanapin nyo yung resume nyo. Naka-MS Word, naka-format ng Canada, nandyan mamaya again ha, i-attach nyo po dyan. Pagkatapos, ang susunod na tanong, pagkatapos ng resume, itong job title, trade name, yung pinag-usapan natin doon kanina, yung mga tinanong nyo kung anong mga pangalan ng kategory, katulad ng iron worker reinforcing, carpenter, welder, pipeter, ilagay nyo po dyan. Dito kayo mamimili. Dito yung pagpipilian nyo. Ito. Itong mga job category, trade name, ang ilalagay nyo po dito. Pagka naglagay, pag i-click nyo to, itong isang ito, i-click nyo po to sa online application form. Kung halimbawa, W ang i-type nyo, isa-isang type lang, dahan-dahan ha. Pag W ang mag-raise nga po kayo ng hands kung naririnig niyo pa po ako. Nawala kanina eh. Okay na, Sir Gary. O, mag-raise kayo ng hands kung nandiyan pa po kayo. Dito pa ho, dito pa, sir. Ayan, si Mr. Florence. O, yung sa iba, nandiyan pa po kayo. Oh, nakikita niyo po yung screen ko? Yeah. Nakikita. Nandiyan. Okay, nice. Ituloy po natin, ha? Ituloy natin. Ituloy natin. Kung... Sandali po, ha? I-minimize natin, no? Oh, nakita niyo po? Oh, nakita niyo po? Tuloy natin. Yun. Ituloy natin po.
Opo. Ay, tuloy natin. Ito kung paano kumuha ng online official account. Online official account. Individual applicant online official account. Ito po. Tuloy po namin. Nag-type po kayo dito. Ito. Halimbawa, itay nyo welder, W lang ilagay nyo. Lahat ng klaseng welder lalabas na dyan. Halimbawa, ilagay nyo electrician, E-L. Elect, yan, lalabas na dyan. Lahat ng mga pagpipilian na kategory na nakasulat dito. Nakikita nyo po again, screen ko? Nakikita nyo po? Hello? Oh, ang susunod. Ang susunod po, kung ilang years ang experience nyo, mamimili kayo dyan. May drop-down arrow dito. Ito. Mamimili kayo kung ilang taon experience nyo dyan. Kung doon sa Canada kayo or hindi sa Canada, i-drop-down arrow nyo to, pipili kayo. Kung sa Alberta, yung experience nyo dito, ano nilagay nyo? Yung welder, welder, carpenter, electrician, carpenter, yung ano nilagay nyo rito, kung saan nyo na-experience, ilang years dito, kung saan, Philippines, Saudi, Batangas, UAE, o Canada, ilagay nyo kung anong province kung nakalagay dyan sa Canada. Tapos, present working, kung kayo nagtatrabaho, kasalukuyan sa Canada. Pag nakapasa ka kasi dito, pag nakapasa ka dito sa Pilipina pa mo ito. Oo. Kung ganyan yung medical nyo gay ko ba? May... surname mo tsaka password. Okay. Edi gagamot eh. Gagamot eh. Dito po, dito sayang yun. Employment status. Type of employment. Magta-type kayo rito ng, halimbawa, ang pagpipilian dito, dito, employment status, nandito. Types of employment, full-time, part-time, casual, fixed, apprentices, commission. Yan ang lalabas dyan sa drop-down arrow dito. Mamimili kayo kung full-time kayo, part-time. Na magtrabaho kayo yung nilagay nyo dito. Ano mo, sa Canada, nag-test lang. Oh, ang susunod dito, does your spouse or common law? Pero yung estate one wala. Kung mayroon siyang trabaho, experience, ilagay nyo yes kung no, or kung no. O, susunod na page. Nakikita nyo pa po? Nakikita nyo pa? Sir, negative. Negative po, negative. Nawala sa screen. Ah, nawala sa screen? Saglit ah, saglit. Nawala ang screen ko. Saglit. Saglit ah, i-share screen ko. Ah, pwede, pero wala namang kumano. Wala naman ang medical nga doon ay kuha, drug test lang. Kami may ID na lang, may nakagaling na doon. Saglit ha, i-share screen ko. Naka-record dito, sana maganda ang dating. Ito, i-share screen ko ha. Oh, Alter. Apprenticeship program. Oh, nakita nyo po? Nakita nyo? Yes, sir. Yes. Okay na po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, dito nyo i-attach yung resume nyo. Mamaya, ituturo ko kung paano yung Canada format resume. Ha? Dito nyo i-attach. I-click nyo ito. Mm-hmm. Dito yung job title nyo. Pagka tinet nyo rito WE, lalabas marami kayong pagpipilian na anong klaseng welder. Oh, dami. O kaya ilagay mo dyan, Pipeter, Steampeter, Pipeter, lalabas na dyan. O yung isa-isang, pag nag-type kayo rito, isa-isang word, isa-isang letter lang. Huwag yung bibiglayin dahan-dahan. Kasi lalabas yung option. Lalabas yung option. Mayroon kang pagpipilian. Huwag mong unahan. O. Yung mo, lagay mo dyan, electrical, electric. Electrician, o kaya concrete finisher, o kaya yung kategory mo, warehousing, parts ignition, o carpenter yung ano mo, o scaffolder, lagay mo carpenter. Bibigyan ka ng option ng computer.
mamimili ka na kung ano talaga yung kategori mo. Tapos ang susunod dito. Yan. Are, ako ay kanina rin. Oh, yan ang susunod ha. Tingnan nyo po. Ini-screenshot nyo. O, oh, tingnan nyo yan ha. Yes, sir. Okay, yeah. Income, ilagay mo na dyan ang income mo, 10,000 o kaya 0 to 99, ilagay mo na dyan. Pagkatapos, papasok, i-submit mo na, yan ang lalabas, thank you. Retailer ka na, papasok. Wala na, basta lang mo papasok. May 1,000 hindi yan. Oh, pagkatapos, marireceive namin ito kung pasado ka o hindi, kung qualified ka o hindi. Ibay na ibay, hindi pala may hindi ko pang mga dali doon. Saan kaya kayo nagkuhan? Wala problema, pumasok na doon, ibigay kayo pumunta pa dito. Ay paano eh, gawa nung idating, nung dumating sa akin ang sulat ng gobyerno, dalawang araw na expired na ang aking gawan, ang aking work permit. Wala ka ng work permit. Hindi mo na kailangan ng work permit pag graduate ka. Hindi, lagi kailangan. Hindi ngayon. Ngayon, wala ande. Ngayon, hindi. Still pa wala rito. Ayan ang binigyan ngayon. Hindi okay, pa kanayang bigay sa sinala, wala pa kasi yun. Wala pa, talo so, dito kaya huli eh. Ay na, may type ito, kasi na, ulo. Take my seal. Kaling din ako noon. Oo. 2007 hanggang 2009 ako eh. Pakitgat nyo, kasi magulo. Hindi ako. Hindi ako nagkakamari kayo galing na dito yun, ang bago-bago pala. Oo, ayun, kayo na nga. Hindi kayo tumuloy. Ano? Dahil kinuha kong tag sana yung kapatid. Sabi wala pala. Sabi ngayon, nakikalas na. Tsaka kay alaala din na baka hindi totoo. Ay, hindi ho. Kaya kayo hindi tumulo yan ah. Hindi ho. Ako yung naniniwala. Basta apply ng apply. Handa ko kami kasapan. Rampan yung asawa nila. Pero ito po yung ginisip. Hindi ho. Ito lang. Mix! Hari ako. Ito rin na. Alaw may hatin. May sasabihin si Mix. Mixer, may tayong message lang sa akin kung anong gagawin ko, anong gusto ko. Sa group, halos si ano, si Roldan. Si Roldan, si Rhea. Sir. Rhea Espirito. Mix, anong tanong niyo, please? Bahay. Hindi, tayo. Anong question niyo? Ano yan? Papapos. Board. Pero yan ay may bibitawa na pang-process na sa 450 Canadian dollar. Ayun naman ay talagang babayaran mo? Yun naman ho ay written the bond. Ako ito na. Ako na may hatid. Mix, may tanong kayo, Mix? Si Roldan? Si... Sir, okay po, sir. Sino? Si? Sino? Si Roque? Si ano, Mr. Bidrano? Anong question natin, please? So far, Sir Gary, wala na ho. Yung in-explain nyo, it is clear. So ano pong next topic natin? Teka, itong resume ha. Itong resume, Mr. Bidrano. Before. Nakikita nyo ba yung script ko? Pag gumawa po kayo ng screen, ng resume, ganito. Ganito ang format. Tingnan nyo po itong date na nakalagay dito. Ay, sorry. Ilagyan nyo ng date, yung araw at saka month. Huwag kayong maglagay po rito ng gap. Yung mayroon kang lockdown na petsa. Yung lockdown na petsa. Kung mayroon kang period of unemployment, hindi ka nagtrabaho yung year na yan, buwan na yan, ilagay mo po dito yung period of unemployment mo. Halimbawa, nagbabantay ka lang ng sakit. Ilagay mo dyan. O kaya, ikaw ang nagbantay sa sari-sari store ng misis mo. Okay. Para lang ma-fill out mo yung gap nung period of unemployment mo sa resume mo. Yan ang ibig sabihin ng Canadian Embassy na pag gumawa ka ng resume mo, walang gap
doon sa personal, educational, employment, travel history, etc. Tingnan mo yung dates ng inconsistency na ng resume mo. Tingnan mo mabuti yung mga dates na yan. Dapat maganda ang pagka walang nag-overlap. Walang nasasagasaan po. Walang nag-overlap. Walang nasasagasaan. Ano po ang tanong nyo dyan? Yan. Yan ang ibig sabihin po yan. No, no gap. Walang gap sa resume. Ayan o. No gap. Pagkare. Okay, go ahead. Pagkare. Pagkare. Yeah. Maingay po dyan. Kwa, sino yan sa salita? Nakamotor ka? Ano pong link yun? Saan po makakuha ka nun? Sa resume. Walang link yun. Nandyan sa personal na work history mo. Student, study, history. Educational history. Ito lang yung pinapakita natin. Sample lang po ito. Ganyan, sample. Di ba, makikita nyo yan later sa group chat. Alam nyo na yan, pag nag-uusap-usap kayo, kayo yung... Okay, sandari. Thank you. Oh, anong susunod na question natin, please? Ito po yung mga project po sa Fort McMurray, ha? Ito yung mga project. Mga oil, saan dyan ang Fort McMurray, oh? Oil sand project, magkakadikit po yan, magkakatabi. Ito po yung project na ito yung mapa ng oil sand. Oil sand, ang laki ng oil sand. Kalahati ng buong Pilipinas, 150,000 square kilometers. Kasi 300,000 ng Pilipinas yung red na yan. Ito naman yung project ng liquefied natural gas, yung mga period-period na yung LNG Canada. Prince Rupert, yung mga Excuse. Mga Kitimat LNG, nakikita nyo po. Yan yung 18 LNG na ang nangangailangan po na tao, kailangan na tao pa, bawat LNG na yan, project, more or less 10,000 katulad ng LNG Canada. Ito po yung schedule ng LNG na Canada, makita nyo po. Makikita nyo sa Facebook wall ko yung itong video na ito. $40 billion ito. Pag nag-peak 4 hanggang 7,500. Ang construction date nito, kung walang COVID, 2019 magsisimula. Dahil may COVID po, nakikita nyo 2019, 2020, 2020, 2021 na ang magsisimula ng construction. LNG Canada. Ito yung Coastal GasLink, nakita nyo sa mapa. Yung supplier ng LNG Canada ng feedstock niya. Kasi manggagaling dito sa border ng North Eastern BC, ang feedstock na gas pupunta rito sa Kitimat. Dito kasi yung refinery, liquefaction eh. May tanong po kayo rito? Yan po yung natural gas po. Yan ang natural gas deposit sa North Eastern BC, British Columbia, boundary ng Alberta. Ito naman yung Trans Mountain Pipeline. Ito po. Yung magpo-full blast ngayong 2021. Na-stop ang trabaho dyan ngayon dahil sa COVID. Napipeste yung mga tao. Ito yung petrochemical plants po. Yan. Yung interpipelines. Yan, interpipelines. Ito po yung KBR, wood fiber, LNG. Yan, yung balita ngayong November 2020. 2021 wag full blast itong wood fiber KBR LNG Canada. Oh, 2021 po ah. Ayan po yung mga Pilipino na pinaka-priority ng kinukuha ng mga Canadian employer. Ayan po, the Philippines, while it has no projects that draw Canadian technical, this country, the Philippines, has been a significant source of skilled worker. Canada, yung mga Pilipino, tayo. Learning from past experience, some Alberta company have actually contacted Filipino skilled worker, kayo, in the Philippines and ensured that they have the credentials, kayo, EIT approval, to work in the province of Alberta. Kayo po yung tinatawag na mga skilled worker ready for Alberta
trade people sa Canada. Yan po. Yan, balita po ng Edmonton Journal. May tanong po kayo dyan po? May tanong? May tanong po kayo? Pupunta po tayo doon sa... Nakikita nyo po tong project na to? Nakita nyo po screen ko? Again? Yes, boss. Nakikita. Ito po nakikita, yung nakikita. Ito po yung LNG Canada sa Kitimat. Dito po ita tinatayo, ginagawa yung civil, yung pundasyon. Ngayon, yan po, nakikita nyo, ito po, ito kasi puerto ito, nagdi-dredge sila, gumagawa tayo sila ng wharf ng port dito eh. Yan ang, ito po yung Cedar Valley Accommodation, LNG Canada, Cedar Valley, makikita nyo. Ito po ang, itong, ngayon lang natapos ito. Itong Cedar Valley Accommodation, ang mga accommodate niyang tao, 4,500 katao ito ang mga accommodate niya. Ang tao ngayon dito, 500. Mag-hire sila in the first quarter ng more or less 2,500 ang mga qualified skilled worker kayo. Yan po, Cedar Valley. Nakikita nyo po yan, Cedar Valley. Huh? Yan yung kampo na libre po lahat yan. Kayo dyan. 5-star hotel. Class restaurant. Accommodation at saka restaurant. Ano yung nag-meeting? Boss, baka pwedeng maipasa nyo sa video. Ah, yes. Hello, Mix. Yes. Hello. Yes. Forward to your... Diyak na sandali, ha? Yan po. Ito po ang LNG Canada. Ito po. Saglit po, ha. Tingnan nyo po yung pipeline. Ito po yung petrochemical plants. Ang kailangan niyang tao ngayong 2021, 13,000. Yung Enter Pipeline at saka yung maraming mga petrochemical po ito. Plants, project. Ito yung kanina. Ito po yung Trans Mountain Pipeline po. Ito po yung Trans Mountain Pipeline. Ha? Tingnan niyo po yung mga gumagawa ng pipeline na Pilipino. Tingnan niyo po. Ito yung Trans Mountain, ha? Ito po yung magpo-pull blast ngayon, ha? 2021, Trans Mountain, Coastal Gas. Iba pa yung Line 3. Ito po yung floor, ha? Yung floor sa GGC. The company is expected to start to increase 2,500 workers on site by the end of the year. Ano po ang question nyo, please? Tingnan nyo itong balitang to. Ito yung balitang ito. Ayan, basahin nyo po yan. Ito naman yung ano, yung Trans Mountain Pipeline. Na next year, 2021, we'll see the peak of the construction project with thousands of workers in hundreds of sites across Alberta and BC. Ano ang question nyo, please? Mr. Medrano? Bisor? Natinipaw. O, may question kayo? Natinipaw. O, ganun na lang po ang gagawin natin. Kayo wala na, sir. Atay na lang namin yung advice ninyo pagka yung organize na yung grupo yan para sa EIT application, kung magpuproceed na, antay ko na lang ako. Oo. Pero for the meantime, i-organize na muna natin yung namin yung groupings. Yan. Yan ang the best. O kayo dyan sa bataan po. Ano naman gagawin nyo sa bataan? Dog! Nandiyan pa kayo? Ah, ganun din. Okay, kayo dyan sa Gisan Group. Jeff,
Kayo dyan, dyan. Julio. Andrew. Nawala yata siya eh. Si Gary, wala yata. Ay, ikaw ba si Dom? Ikaw si Dom? Tinatanong yung ibang grupo. Hello? Yung mga taga-Bataat, saka taga-Cebu, saka taga-Dizan. Sir Gary, yung sa Dizan group, wala si ano, wala si... Nandyan siya kanina. Baka nang wala na... May Dizan group. Mayroon siya, mayroon kayong kagrupo. Mayroon siyang kagrupo dyan sa inyo eh. Nasaan yung kagrupo nyo dyan? Kayong mga Dizan po. Nandiyan siya kanina eh. Sino yung kasama niya sa grupo diyan? May nagsalita diyan ng mga tao. Ay, ito si guest, si guest espiritu, ano to eh. Taga Bulacan eh. Si Roldan, si Bong Benjamin. Kaya yeah, mayroon pang Huawei. Si Tony. Si Arlan. Si Arwin, di pa supil. O taga Batangas to. Kaano-ano ni ano to, ni Dobby. Si Bayani. Bayani, nagsalita ka kanina. Nandiyan ka pa. Si Manuel. Si Ilbon, Ilbon. Edward. David, David. Lucio. Lucio, anong question natin? Si... Oh, kainitan ng meeting, Mr. Burhat. Si Mark. Si Marlon. Oh, si Marlon, taga ano ba to? Taga Bataan? Si Michael. Si Norberto. Si Noriel. Oliver. Patrick. Rafael. Ah, si Rafael, kaano-ano mo si Bis Supervisor Maala sa Batangas. Mr. Robles. Oh, Reynaldo, may tanong ka kanina. Rodolfo. Romeo. Edwin. Gilera. Oh, kung wala na po kayong tanong, ganun na lang po ang gagawin nyo din dyan sa ibang grupo, kasulad sa Batangas, na mag-organize sila ng structure. O mag-elect kayo ng mga sub-group leaders per 20. Depende kung anong policy ang gusto nyo po. Bawat kategory. Para sila yung representative at tutulong sa mga national leaders. Ang national leaders po natin, sila Visor Roger. Kung gusto nyong ibotong presidente sila, sila Mr. Madrano, sila Mixen, sila Oliver, sila ganyan din po, sila Tony, Besa, ganyan din po ang gagawin nyo dyan sa Bataan, again, sa Gisan, sa Cebu, Cagayan de Oro, Abu Dhabi, UAE, at Bataan, Subic, Batangas, at iba-ibang lugar. Pagka na-organize nyo na po yung structure, naka-elect na kayo ng mga officers na alalay sa mga national leaders, sila Mr. Roger, ay mag-held tayo ng Zoom meeting dyan lang po sa lugar nyo para i-dissect natin yung kung paano natin gawin po ng husto yung papel ng bawat membro para mapabilis po natin matapos at makahabol po tayo sa napipintong massive construction, massive deployment ng once-in-a-lifetime job opportunities para sa mga Pilipino. The highest paying jobs para sa mga skilled worker po na Pilipino sa buong mundo. Ayan, nandiyan, nag-add siya ngayon. O, nag-add yung presidente nila sa, ano, Gisad. Bumalik. Teka, pagsalitay natin po. Saglit, ha. Si Engineer Jeff Bolio, yung... Saglit po, pakinggan natin siya.
umabol. Kanina maaga sila dyan eh. Bigla silang nawala, siguro signal. Nakalagay joining. Malaking grupo itong Gisan. I think marami din taga Bataan, taga Batangas lalo sa Gisan. Noon, kasi mayroong malaking refinery na ginagawa ngayon po doon. Sige, abang inaantay po natin. Ayan, nandiyan na siya. Opo, sir. Hindi ako nakapasok, sir. Pwede po bang makahingi na lang ako ng recorded meeting? Ah, engineer. Saglit po, ha. Hello. Engineer. Pwede ka magsalita. Saglit. Please. Yan. Pakinggan natin po ang sasabihin po nila. Na accept na kita sa Zoom natin. Please speak. Sige po, habang inaantay natin, anong yung question natin, please? Ano yung question nyo dyan? Sir Gary. Okay. Sir Gary. Yes, please. Baka pwede ka, Sir Gary, mag-organize ng meeting sa Gisan Group lang. Ah, sige. Kausapin, anong pangalan mo? Kausapin mo nga dyan. Si, pumapasok si Engineer Bulyo. Paki ano mo nga, tawagan mo sa cellphone niya, please. Na-accept ka na ka mo. Papasukin mo siya. Gary, sa ano eh, sa oo, dyan sa ano natin? Dyan sa Zoom, na-accept po ngayon. Bumalik siya. Sino man pwede? Paano yung papawaya sa na? Paano yung ilan ako? Engineer Jeff? Nandiyan ka na? Anong pangalan mo, taga Gisan? Yung nagsasalita? Bong Berangin. Ah, Bong. Sabi mo nga si, ano Bong? Si Jeff. Nandiyan na siya. In-access ko na eh. Oh. Isa makapasok sir eh. Sa chat group lang siya nag-message eh. Wala pa siya sa ano natin? Sa... Ah, sige, mag-organize kayo Bong. Sabi mo sa kanya. Mag-usap pa yun ngayon. Para i-zoom meeting natin ang Gisan. Marami kayo dyan. Alam ko eh. Nandun yung chat, yung ano nyo eh. Chat group nyo, oh. Group chat. Marami. Marami. Malaking grupo, sir. Yung ano, yung Gisan group. Oh, marami yan. Marami. Laki ng plantang ginagawa nyo. Yan. Sa Gisan. Oh, sige, ganun na lang. Sino ba ang gustong magsalit? Ano pa sabi mo, Bong? Ano pa? Wala na, Bong? Oh, sino pa po ang magsasalita? Good morning, yo. Sino po? Si? Ano? Malinaw naman lang. Tama, which is tama. Oh, sige, pwede naman natin ulitin eh, lalo na kung na-organize na yung officers para ano, yung mga brain ng organization. Okay. O mga top caliber yung organize natin dyan sa area. Kani-kanilang mga area. O sige po, 11:30 na. Anytime, mag-ano lang kayo sa group chat. May mga group chat po tayo sa Batangas. May group chat sa Gisan. May group chat sa Cagayan de Oro. May group chat sa Abu Dhabi.
sa UAA, may group chat sa Subic, may group chat sa Pilar, at iba pang mga lugar po, nandyan, nakikita ko. O, sige po. Salamat, salamat. Kita-kita po tayo sa site. Canada, next year, may hawa ang Diyos. O, sige o. Salamat po. O, again okay. Po, ang magdadala maraming salamat, po. Sir Gary. Yes, sir Florence. Ang magdadala po, again, sa organization natin dyan, sa Bataan, sa Batangas, sa Gisan, Cebu, ay yung kayong mga leader. Again, the success or failure of any organization depends upon the leaders. Sige po, maraming salamat po sa inyo. May awa ang Diyos. Nandiyan ang project. Sige po, maraming salamat din. Ha. Okay. Salamat po, Sir Gary. Okay, salamat po, salamat po. May awa ang Diyos. Okay, okay. Okay, okay. Mr. Mitrano, okay. Bisoro. Thank you. Roger. Sige po. Thank okay. you very much. Bong. Okay. Okay, salamat po. Salamat po. Salamat po. Merry Christmas. Okay. Merry Christmas po. Merry Christmas. Merry Christmas din, oh. Thank you po. Thank you po, Sir Gary. Salamat. Thank you very much. Hindi naman dapat eh, hindi naman yung dapat. Ano yan? Yeah, we will put that in. Yeah, no.